Good evening, mga ka-TRCP! Good evening! Hi, Sir Juju! Hello, I'm Jamie. Kamusta ka dyan? Ayan. Siyempre, where is the best place for me to host this show but inside my ranch? Ayos yan, ma'am. Nasa Baguio ka, no, ma'am? Yes, kaya naman. Tignan mo, more ang pagja-jacket ng lola niyo. Ayan. Good evening po sa ating mga ka-TRCP. Welcome to The Rush Hour Show, of course. My name is Jamie at kasama ko po si... Juju! Hello po, guys! Ayan. So, for today, nakita nyo naman po ang ating promotions kanina and we are going to discuss yung winner po ng ating Our Loves to Rush na Toyota Rush Love Story. Di ba naman, Sir Juju? Sana all... Nako, ma'am. Alam mo, marami mga viewers natin, mga members ng TRCP na gusto talagang kiligin sa araw na 'to. Then this itong buwan talaga ng Love Month, ito yung mga story na kailangan talaga nating i-broadcast. Yes, that's right. So, 'di ba? Tamang-tama because yung February is ending, the love month is ending, but of course, love goes on. Lalong-lalo na para sa ating mga guests for this evening. Ready na sila, di ba? Kanina pa sila ready, actually. Sige, ma'am. Okay, so let's welcome our guests for today, Steph and Callen. Hello! Hello! Hello, guys! Good evening po! Hello sa inyong dalawa! Hello Ayan po, I'm Jamie. Ayan. Tagal natin di nakita. Correct. First time niyo mag-uusap, di ba? Ayan. Bali, so, Ma'am Jamie, bali sila pala yung second winner natin, no? Ng yeah. Store Rush. Yan. Store. Yes, that's right. So, of course, ang goal natin ngayon is to get to know them. Actually, dun pa lang sa ating contest nitong Our Love Store Rush, meron na silang pahapyaw na story na naipost. Pero syempre, hindi naman lahat ay masipag magbasa. So, mas maganda ay pag-usapan natin. Ma'am Jamie, ayun ba yung mahabang post? Oo, yung pa-essay nila, sir. Oo, makabagbag damdamin. Diba? Nung nabasa ko, nakakatuwa din naman talaga. Okay, na-touch so, na ako dun eh. Yes, diba? At saka syempre, ang ating mga single dyan na mga ka-TRCP ay na-inspire naman sa ano, para ma-inspire pa sila lalo, of course, let's get to know Steph and Callen. Okay, ready na ba kayo, guys? Hello, yes po. Ready na po, ma'am. Yes. Okay, so si Sir Juju ang unang magtatanong sa inyo. Pa-flash ko lang to para sa inyo. Yan. Yan. Yan, naka-flash na. Please share something about yourself. What do you do? Your job, your career? Yan. Explain nyo naman sa amin lahat. Ladies first. hello. Ako po si Steph. Doctor po sa Bulacan. Bale, currently... working ako as general practitioner sa Baliwag Bulacan, Marcelo Hospital of Baliwag. So basically, nasa ER yung emergency room yung post namin. So yun, kung ano yung dumating dun sa ER ng mga pasyente, ganyan. Yun, tapos may mga hinahandle din ako na clinic sa Bulacan. Yun po. Ayan. Mahiyain. Ma'am Jamie, may napapansin ako sa dalawang to. May napapansin talaga ako. Ano papaliwanag? Papaliwanag pa lang ganyan, kinikilig na. Ano ba yan? Nainggit ka doon, Sir Jude. Yeah, sana ako, Lero. Okay, yan. Si Kellen naman. Hello po, ma'am and sir. I'm Kellen Bautista. From Bulacan, seafarer. Ngayon po, nakabakasyon ako. Umuwi po ako noong December 13. Until now, bakasyon pa rin po ako, nagre-review ako.
plan ko po kasi mag-exam. Yun, siguro po sasakay ulit ako by May. Matagal-tagal pa naman. Ala. Opo, matagal-tagal pa po. I'm working from a PTC, Philippine Transmarine Carrier. Yun po, I'm from a chemical tanker. Yun lang po. Ah, bali ano pala to, no, Ma'am Jamie? Long distance love. Correct. Pero buti na lang, nandito si Kalen ngayon, in fairness. Ang saya-saya mo naman ngayon, Steph, dahil nakabakasyon si Kalen. Alatara eh, oh. Nawawala yung mata eh. Siyempre, our love storage. Yes. Grabe promotion, ha? Ayan. Okay, so ito naman tayo. Syempre, so nalaman na natin yung mga job ninyo. Ito naman. Syempre, nasa TRCP tayo. So gusto din naming malaman ito. So how many years na kayong rush owner? And syempre, gano'n siya ka-useful in your sa buhay nyo? Ito nga. Ikaw muna, ladies first. Ako ulit. Sige, ano po? Nauna naman na kayo. Nauna ako nagka-rush kesa sa kanya. Bale, 2 years na yung rush ko. Gano'n ka-useful? Sobrang useful. Kasi, kagaya nung kanina kasi nagkagwentuhan kami ni Sir Juju. Usually, yung duty namin, 48 hours. Tapos, afternoon off, tapos 48 hours ulit na duty. Tapos, yung mga off, nandun yung sisingit mo yung mga clinic, ganyan. So, sobrang useful niya kasi yung mga gamit ko nandun sa kotse. Parang cabinet ko na yung kotse kasi may mga uniform, mga shoes, nandun na lahat na hindi na ako bumababa ng bahay para kumuha ng mga gamit. So, kahit on the go, doctor on the go. Minsan, pag may mga on-call na pasyente, kayang puntahan agad dahil dun sa rush. Wow, frontliner pala si ma'am. Yes. Diba? Ganun talaga mga rush natin minsan eh. Cabinet mo siya, bahay mo siya, tulugan mo siya. Ayan. Ikaw naman, Sir Kalen. Sa akin naman po, 1 year pa lang po ako may rush. Bali, wala po talaga sa plan ko kumuha ng sasakyan eh. Kasi siman eh. Hindi po alam kung bakit ako na... Opo, sir. Hindi malayo ko po alam ka. Kung bakit din ako na... napakuha ng sasakyan. Siguro para makilala ko siya eh. Yes. Kinikilig ka na. Level ka na yung landian natin ngayon, ha? Sir, kinikilig. Kaya nga eh. Nasigaw pa ako ng konti, sir eh. Sabi nga nila, so, parang meant to be. Nga sir, nagagamit ko siya during pandemic. Pagka magre-report ako sa office, kasi mahirap ang transportation nung time na yun eh. Kasi last year, 2020, umalis ako ng June during pandemic. So wala talaga transportation, walang masasakyan na iba. Nagamit ko yung rush na service, papunta sa Manila, ganyan, kahit madalas na checkpoint. Wala namang problema kasi pagka pinakita ko yung magre-report ako sa office, yun. Tsaka, madalas kong gamitin. Minsan, bibili lang ako ng suka, gagamitin ko eh. Wala, grabe naman yun. Sana wala yung nabilihan na suka ninyo. Ayan. O, diba? So, syempre, ayan. So, napag-usapan na natin yung inyong jobs and how you use your Toyota Rush. Syempre, ito na yung exciting part at ito ang pag-uusapan natin kung paano kayo nagkakilala. Pero, bago nyan, syempre, babati muna tayo. Babati muna tayo, Sir Juju. Diba? O, tingnan nyo naman. Ito ang ating mga, patiin muna natin mga ating mga ka-TRCP. Thank you very much for supporting us. Ayan. Hi, dito tayo. Dito. Meron tayong, good evening from Cavite. Ayan. O, diba? Si Malbri. Ito naman. Hello. Hi po, sir.
Ito, meron tayong good evening, Seven Seas Silva. Ito, meron din tayong viewer from Nueva Vizcaya, Meljorie Moore. Dami natin viewer ngayon, ha? Of course. Meron din tayo from Santa Rosa, Laguna, Mr. Gray Vertuso. Hello po. Ayan. And meron din tayo from Pangasinan. Kailan daw tayo dadayo doon? Sir Ferd Streamer. Ang layo, no? Pangasinan? Oo. Oh, ito naman. Ah, masarap dyan ngayon. Mas malayo pa to. Watching from Riyadh. Oh, di ba? Wow, Saudi Arabia. And of course, batiin din natin ito si Sis Ayo. Hi, Sis Ayo. At syempre, si Sir Marvin na laging nakasupport sa beauty. Ay, hello po kay Sir Marvin. Thank you po sa prizes. Kama, sip-sip! Thank you po, Sir Marvin. Oh, watching from San Pablo City daw si Sir Marvin. Oh, meron din tayong viewer from Albay. Oh, diba? Uy, ginubatan Albay! Meron kaming actual eyeball tomorrow, ha? Sana makarating kayo sa mga taga-Bicol dyan. 8 a.m. tomorrow sa Meligaspe, Albay. Oo. Dapat na ngayon. O, diba? Okay, babalikan po namin ang pagbati sa inyo later. But for now, let's go to the main part of this. At ito ang tanong na ito, Sir Juju. Okay. How did you meet with each other? Yan. Ano yan? Kung paano kayo nagkakilala? Sabi nila sa TRCP daw. Tama ba? Ladies first. Ako na lang. Mamaya ikaw. Si Sir, play safe. Play safe. Baka magkamali ng masabi, no? Sige. Hindi, kasi pa kasi Sir, ma'am, sa kanya po lahat nagsimula. Sa kanya po kasi nagsimula lahat. Yes. Okay. Sige po, kaya mo yan. Pandemic kasi noon, yung kasagsagan ng pandemic, siguro mga March or April siguro. Hindi ko alam, baka iba yun. Siyempre parang nakaka-stress sa ospital kasi parang hindi mo na alam ano yung mangyayari sa mundo, ganyan. So, tuwang-tuwa ako noon kasi, tapos sa hospital nga, parang walang kapasyente, tapos kung meron man, talagang yung mga toxic na pasyente na, yung pangit na talaga yung mga condition ng pasyente. Tapos, lahat talaga kami nag-a-adjust dahil doon sa pandemic, hindi namin alam paano yung gagawin, paano yung management sa mga pasyente or sa hospital, ganyan. So, medyo depressed and parang feeling lost. So, nag-post ako sa TRCP kasi bored ako nun sa duty. Kasi nga, wala masyadong pasyente. Nag-post ako ng picture ko kasama yung rush. Tapos, parang ang caption ko nun, sabi ko, parang from Bulacan, ganyan. Parang, kailan ba ako magiging OM, ganyan. Tapos, nag-comment siya. Ikaw ba yung unang nag-comment doon? Parang siya ata yung unang nag-comment doon sa picture ko. Sabi niya, OM from Bulacan. Diba? Ayun, sabi niya, umamin ka. OM from Bulacan. Ayun. Tapos, alam, nakalimutan ni Sir. Tapos yun, nung nalaman ko na taga Bulacan siya, nag-chat ako sa kanya. Umamin na, Sir. Nag-chat siya sa akin, tapos ayun, nagka-chat na kami. Eh, parehas naman kami single noon, kaya wala namang masama. Yes. Tama nga naman. Actually, Ma'am Jamie, ayun yung napakahalaga talaga ng club natin. No? Hindi lang siya pang-pamilya, di ba? Pang-mga pang-singles din, na mga naghahanap yan. Kaya ako mag-post na TRC. Pero ewan ko ba, tagal ko na nagpo-post sa TRCP, pero wala nagko-comment sa akin eh. Diba kailangan mo kasing mag-chat, sir? Ikaw naman. Tingnan mo to, Steph. Dapat proactive tayo, di ba? At maglalagay sa comment,
PM sent? Ganun ba yun? PM sent. Dapat lagi ka may hashtag single ganyan para malaman na ako okay. Sa PRCP. Ayun. Naikwento niya din naman kung paano kami nagkausap. Nung pag-uwi ko lang kami nagkita. Nitong December lang. So, initially, tagal. LDR. Nagka-chat kami siguro simula ng May ba? Mga ganun. Mga May. Tapos, ano yun? Sir, tanong ko lang. Nag-I love you, ano ba kayo nun? Non, sir? Nung May, grabe ka naman, kakachat lang nila. Hindi, malay ko pa sa bilis ng panahon ngayon. Di ba? Hindi pa, sir. Parang... Pakipot. Hindi, nagkwentuhan lang kami, ganyan, tungkol sa mga rush namin, ganyan. Anong mga accessories na ikabit mo? We, yun talaga. Oh, sir, ang tinatanong ko nga, sir, galing ba kay Ma'am Cynthia? Hi, Ma'am Cynthia. Oh, the best, Ma'am Cynthia. Kung laging na tayo, no? Tag na ba ganyan? Yun, sir. Nagkikwentuhan kami about sa rush. Tapos, hanggang sa nagkahulugan na nga ng loob, sir. Tsaka tinuturuan niya kasi ako noon paano yung, kunyari, sa driving. Kasi, first, ngayon lang ako nag-drive. So, medyo hindi pa ako sanay sa daan, sa kalsada. Hindi ko alam yung pagka pinipicturean ko, ano ba itong kailangan gawin dito? Ganyan, ano ba itong anong gagawin ko? Ganito yung nangyari, ganyan. Ayun. Pero may tanong ako, di ba nasa barko ka nun? May signal ba doon? Sir, ano kami? May satellite ba yun? Sa barko, kahit malayo kami, sir, sa isla. May internet yung barko namin, satellite. Satellite, no? Tama. Oo, oh, sir, meron. Oh, syempre pag gusto maraming paraan, Sir Juju. Ay, may tanong ako, Ma'am Jamie, diyan sa dalawang 'yan. Ma'am, tanong question ko sa iyo ah. Anong pick up line ni Sir na kinilig ka talaga? Bigla na pa isip eh. Sumakit yung ulo ko. Sige, Sir, ikaw na, tulungan mo na si Ma'am. Anong pick up line yung ginawa mo na napa-oo mo si Ma'am? Sir, mukhang hindi ko pa binibigyan ng pick-up line. Napa-oo ko na eh. Ah, ganun ba? Confidence? Wala De, pero ma'am, Jamie. Hindi sa kapag... sa pick-up line eh. Pero ginamit kasi niya yung family niya para makontakt ako. Makapuntahan ako. Kasi malayo nga siya. So, lahat ng connections na pwede niyang gamitin. Family niya, kapatid niya, pinsan niya, sir, nanay niya. Pinapunta niya sa ospital, pinagdala niya ng puto, mangga. Wow, in short, sincere talaga. Oo nga, effort yan ha. Effort talaga, no? Siyempre naman, sir. Siyempre naman, sir. Effort ng pamilya. Diba? Effort pala ng pamilya, no? Correct, pinakilala na agad, may meet the family na agad kahit wala pa siya dito. Saan ka pa, Sir Juju? Sir, una niyang na-meet yung family ko kaysa sa akin. Check na check naman yon, like kahit na walang pick up line pero yung effort ay wagas naman, so in fairness. Sir, kasi ko eh dinaan niya sa puto. Hindi ako susalita, sir, puro sa gawa muna. Alam ko puto para sa puso. Para nasarapan si Ma'am sa puto ni Sir, ah. Masarap nga, Sir. Masarap. Kung gusto niyo, Sir, ah, para makahanap din kayo, Sir, ng love life, Sir. Padala po din kayo ng puto, tapos padala nyo na lang din, Sir. Diba? Maganda technique yan. Sir Juju, ipadala mo through your kapatid, ganun daw. Kapamilya agad ang namimit para na-establish mo seryoso, diba? Ibang klaseng, diskarte yan, eh. Ayun, ang nice naman. And then, ang cute nung storya nyo, no? Kasi, nag-start kayo na magkalayo, pero nagawa naman ng paraan, di ba? At saka, yung effort naman ay nandun talaga. So, bago ba, like, ikaw, Steph, bago ka ba nag-post dun sa TRCP, yung purpose mo ba nun ay para
maghanap ng the one or parang nag-post ka lang dapat bago ka lang, ganun? Hindi naman, hindi. Wala talaga sa plano. Ma'am, huwag ka magpaka-plastic, ma'am. Hindi talaga kasi duty ako noon, pinagyayabang ko yung ano, yung kasi nagpunta kami ng Las Casas. So, tuwang-tuwa ako kasi ano, ang ganda nung picture nung ano, nung pagkaka-picture dun sa rush, dun sa harap nung Las Casas. So, pinost ko lang siya. Pero before pa yon nagpo-post na ako. Ako yung may post na kung makikita nyo yung Hello Kitty na car. Ay, sa'yo ba yun? Yun. Ah, ikaw naman, ano? Oh, ikaw naman, Carlin. Naghahanap ka ba talaga? Hindi po, ma'am. Ang purpose ko talaga nun para makilala ko yung mga taga-Bulacan na Toyota Rush owner. Ganyan. Ang galing na sagot ni Sir talaga. Bilib na bilib ako. Eh, yung mga salita ng mga tunay na lalaki. Hindi, sir. At the same time, naghahanap din ako kasi, sir, 2 years na ako single nun eh. Oh. Single and ready to mingle na. Oh, sir. Eh, nakita ko maganda siya. Oh, wow. Diba? Ay, no. Nag-blush ka nyan, sir. Perfect tapos, 10 sir, talaga. Ang maganda pa dun, sir. Oh, sir. Ang maganda pa nun, nag-chat siya. Oh, diba? Ah, mo na agad na ipipitado siya. Unang nag-message to. Oo. Apo, sir. Siya po na unang nag-message. Yes. Sabi niya sa akin, sir. See you around, sir. Ganyan. Kasi taga-Bulacan eh. Parang nung time kasi na yon, di ba nga pandemic, parang bihira akong makakita ng mga, ano, mga rush sa Bulacan. So natuwa ako nung nagsabi siya na from Plaridel siya kasi yung work ko, Baliwag, medyo malapit siya sa Plaridel. So sabi ko, oy, see you around, sir. Parang ano, sabi ko, kindat-kindat na lang. Ganun. Tapos nice. Yun na. Tapos yun na. Tinutuon niya ang pagkindat, di ba? Oo nga eh. Sir, nagkatotoo yung kindat eh. Pero oh, diba? maganda story talaga yan. Nakaka maraming viewers. Ayun pala, para magkaroon ka ng jowa, no? Idaan nyo lang sa blink lang. Malay nyo, magkakaroon din yan. Oh, totoo naman yan. At saka ang na gauge ko dun sa story nila is, yun nga, wala naman talagang imposible kung talagang interesado ka, you will really make an effort. Ganon. At saka, ayun, yung be open to possibilities din, di ba? Yan. In relation dyan, actually, yung next na tanong natin para sa inyo, Steph and Kalen. Okay, dahil nahanap nyo na ang inyong the one, kayo naman ang mag-advise sa ating mga ka-TRCP or other viewers kung anong advice mo sa kanila for those who are looking for the one. Ako pala? Ikaw na. Okay. Sige, ako muna. Ako yung nauna lagi. Ako muna. Sa mga naghahanap ng the one, para sa akin, madami na din akong nakarelasyon. Siguro, kung para sa inyo talaga, maghintay lang kayo. Dadating din yan sa tamang panahon. Saka sa, ano, in God's perfect time. Galing talaga ng mga salita ng lalaki. Nakakabilib talaga. Na-inspire ka niyan, Sir Juju. Oh, para sa iyo. ganyan kami magsalita ng mga lalaki. Hindi minamadali kasi pag kami nadali mo, masasaktan ka lang. Paulit-ulit yan. Kaya kailangan, intayin mo lang yung tamang panahon para dumating sa'yo yung the one. Nice. Yan. Ang lagay niyan, dumating ka sa tamang panahon, Steph, di ba? Wow. Panahon ng pandemic. Kapanahir. Okay, si Steph naman. Ako, kasi ano, before ko siya na-meet, galing ako sa long-term relationship. So parang after nun, parang natakot na ako na ano, mag-go into another relationship. Parang natakot ako sa heartbreak, natakot ako sa failure, ganyan. Natakot ako na baka it might end up, ano na naman,
pangit na naman, ganyan. So, ang advice ko dun sa mga people who are looking for the one, siguro, ano, don't give up on love. Happy Valentine's Day. Don't give up on love. Kasi, ano, dadating din yon. Tsaka, yon, pag-pray nyo yung the one, yun nga, sabi niya, in God's perfect time, perfect timing, kahit, yung sa amin kasi, yung nakita ko, na-meet ko siya, nakilala ko siya, sobrang unexpected. So, yun, di ba God moves in mysterious ways, no? So, yun, pag-pray nyo lang. Grabe tenga ni Sir, oh! Pag-pray nyo lang na, ano, na, yun, yung perfect timing, perfect person, perfect, yun. Tsaka, ano, post kayo sa TRCP, huwag kayong Sir Juju, mag-post ka sa TRCP. Ang dami ko nga pinupost dyan eh. Tapos mag-ano ka din, mag-message ka, PM sent, how much? Yun. Ayun naman. I think that's true, di ba? Ayun din naman ang isang benefit pag ikaw ay isang active na member. Hindi lang naman ang, well, in general, when you're able to put yourself out there and, you know, parang be able to increase your network, yung mga ganyan. Pero syempre, lalong-lalo na kapag ikaw ay naging active TRCP member, kita mo naman ang na-achieve. Nakakota na nga si Ma'am, eh, oh, si Sir. Correct. Ayan. Thank you, Steph and Kalen, for sharing your story with us. Thank you, Ayan. Po. Huwag mo na kayong, ano, huwag mo na kayong alis, ha? Kasi, yan, kausapin lang namin for a while si ang ating, parang, ang ating partner, yan, ang ating mga kapartner dito sa show din. Sir Juju, meron ka pa bang gustong ipahabol na tanong para sa ating guest couple? Okay. Ganito. Para sa inyo, hindi, tanong ko lang. Kasi ito, in the future na to eh. Possible kaya tayo magkaroon sa TRCP na parang wedding na nagkatuluyan talaga sa TRCP? Posible, sir. Posible, no? Ayan, oh, maganda sir. Yan. Ano natin sa ano yan, sa Rush Hour Show. Mag-inong po kayo, Nina. Sir, wala naman po posible. 'Di ba? Ang bridal car nila, Rush. Bongga. Oh. Tapos mga convoy puro Rush, no? Oo, oh, ganda. Sabay EB. Double. Tapos na papakainin ni Ma'am sa kanila, sir. Yan lang. Wala namang problema 'yan, sir. Basta may pagkain, sir. Wala. Ayan. O, oh, sige. Bago namin kayo pag-break, mag-fast talk din tayo. Mabilisan lang to, ha? Wow, may fast talk? Oo, oh, may fast talk. Naghanda ako kasi. Okay. First question, mabilisan. Alay, hindi prepared. O, oh, ganun talaga. Hindi ko talaga ito sinend sa inyo in advance para meron kayong hindi prepared moment. Okay, mabilisan tanong lang to. Apat lang to. Number one, sino mas maaga magising? Sino ang morning person? Siya. Okay. Si Karen. Sino mas seloso or selosa? Ako. Si Steph. Sinong mas madaling mag-drive? Okay. May kanya-kanya silang choice sa buhay. And last question. Sinong mas maalaga sa sasakyan? Ayan, okay. Yun lang naman. Hindi ko na kayo masyadong isa-stress sa ating fast talk. Okay, thank you so much, Steph and Kalen. Balikan namin kayo in a while. Okay po. Thank you very much. Thank you po. Ayan, Sir Juju, di ba naman? So, sabi, kinilig ako dun. Diba? Ang cute ng story nila sa totoo lang. Iba din talaga yung pagbinasa mo lang tsaka yung parang sila talaga yung nagkwento nung story nila. Diba? Oo nga eh. Ayan. Magkukwik basa lang ako at shoutout dito sa ating mga ka-TRCP. Sabi dito ni... hi po kay Sir Michael De Guzman, kay Miss Anna Del Prado, Sir Dante Miano, Sir Rico Sabado. Hi din pala kay Sir Keith. Mga OM yun? Oo, mga OM. Si Sir Keith ng POVTADS. Hi po, Sir.
syempre sa kanila galing din yung isang prize ng ating couple for today, 'di ba? Ayan. Prizes. Correct. At dahil na-mention din natin ng ating mga ka-partner, tonight meron din tayong special guest and they are from Motolite. Ayan. So, welcome naman natin si Sir Jerome Aquino. Ayan, Sir Jerome, pa-unmute lang po. Sir Jerome, pa-unmute lang po ng mic. Can you hear me now? Ayan. Thank you, sir. Yes. Good evening. Sorry, I'm using two different platforms. Medyo patay yung laptop sa video call. So I'm using the laptop. So good evening, TRCP. Kamusta kayo lahat? Good evening, sir. Good evening, Jojo. Good evening, Amy. Sige. Ayan. So, ano bang pwede natin pag-usapan tonight? Siyempre, sir, bilang partner namin kayo sa TRCP, we'd like to know more about Motolite. Siguro, a quick information po sa ating mga ka-TRCP, why it's good to take care of their batteries, ganyan. Ah, okay. I was not given the spiel for this, but anyway, sige. Siguro, on the next session, I will give you an orientation on battery 101, battery tips, di ba? Gusto ko yan, sir. Batteries. Siguro what's best right now is that we give you information why choose Motolite and why are we partners with the RCP. Okay, first of all, Motolite last year, no, 2 years ago, we celebrated 100 years already. So wow. Imagine a local company producing Motolite, producing automotive batteries for almost more than 100 years, all Filipino owned. So, Philippine pride ka, ganyan. Next. Little did everyone know that Motolite apparently is the biggest exporter of batteries here in Southeast Asia. Wow. I won't mention the brands, pero our batteries reach as far as the USA, majority of Australia, and major parts of Southeast Asia. Oh, ngayon ko lang nalaman yun, ah. Oh, yeah. Very, very big brands abroad. So, that's the reason why we kept on asking people, especially car club members, why do we always go after imported brands? Kasi it's a fad eh, di ba? It's uso, di ba? I mean, parents ninyo, simula nagkaroon sa sakyan, anong baterya nila? Malamang Motolite din. I don't know, Juju, ikaw, siguro mukha ka namang car guy eh. Actually, na-test ko na talaga ang Motolite. Yung Motolite Gold, yan. Yan yung lagi kong battery dati. Maganda naman, tumatagal siya. Kaso nga lang, ngayon ko lang nalaman na local pala yun, no? Filipino yes, owned lang Motolite. Kasi actually, dati akala ko, dati kasi pagkakalam ko ang Motolite, parang from China. No. Ang from China yun. Yung pala, local pala natin yun. In fact, yes, local tayo. It's proudly Philippine-made. All Motolite batteries are Philippine-made. And we have three variants nga sa mainstream. Nandiyan yung Motolite Gold, nandiyan yung Motolite XL, which is the more premium, and yung entry level, which is the Motolite Enduro. Now, another backgrounder here is this. Diba? As I was mentioning, diba? Pag may question kayo, just feel free to ask. Ha? What do you call this? Ngayon kasi, 2 years na rush, di ba? 3 years na yata in the market kasi I was there sa launching nila sa BGC. Eh. 2018, sir. Right, 2018. So, most of your batteries right now are supposed to be dying already since last year. Yes, last year. Last year, okay. March, namatay na isang battery stock. Oh, what did you buy? Actually, last time kasi, meron kaming sponsor at other sponsors din. Actually, ang nauna kasi noon, si Amaron. Okay. Actually, siya yung gamit ko ngayon. Pero sa previous cars kasi, dati, ang gamit namin, laging Motolite. Kasi ayun yung tested talaga dito sa Pilipinas. Eh. Kapag sinabi mo Motolite, pang sakyan niya, maganda yan. Motolite Gold, yan. Ayun yung line gamit palagi. So ngayon naka-Amaron ka, hindi ka natatakot? Actually, maraming mga nagpo-post, mga ganun. Pero hindi ko pa naman na-experience. Okay, so don't let it happen to you. Okay, sige. Marami kasi sa atin ng mga
sa mahilig sa sasakyan na naengganyo because yun nga, na-sponsoran or nakwentohan ng kaibigan na ito gamitin mo. Eh, since normally pagka nasa car club ka kasi, ano bang sakit natin sa mga may hilig sa kotse? Ano bang bago doon sa kotse nung kabila? Uy, okay yun ah. Bakit ganun yung kulay ng battery niya? Green, bagay din sa akin yun. Pero, me being a car guy, I won't tell him na bibili din ako bukas yan. Or yan yung ipapalit ko as preference. Kasi, let's admit it, tayo mga mahilig sa sakan, ingitero din tayo eh. May magwil sa isa lang. Naglagay ka ng magwil sa 17, isa gusto maglagay ng 18. Ay, isa mas malala. Kung may pera, 8, 20 palalagay ko dyan. Normally, that's what we are. And with this kind of fan, including the brand of batteries that we use, nagsasawa ng tao sa Motolite. Eh. Imagine mo, almost 90% of the market is Motolite here in the Philippines. But I'll give you a reason why. Number one, nagkasal ka, Jojo? Valenzuela. Oh, taga Valenzuela, kapit-bahay lang pala kita. Lapit lang ako dyan. Number one, taga Valenzuela ka. Buwabiyahe ka sa probinsya? Yes, sa Bicol, Sorsogon. Uy, Oragon. Yes. Dito. Alimbawa, nasiraan ka ng baterya mo sa Bicol. Kakabili mo lang ng baterya mo, let's say, 2 months, or last year lang, so may 2-year warranty ka. Saan ka pupunta? Actually, ayun ang pinakamahirap ngayon. Kapag uwi ka ng province, ganyan, walang store kung saan-saan eh. Kaya right. Ang pinakamadali kong gagawin, mag-search ako sa internet. Saan may pinakamalapit na mabibilan ng battery? Pero the problem is, you bought your battery just a year ago and it's covered by warranty. Yes. So sasayangin mo ba yung halaga mo 4,000-5,000 piso? Ang problem kasi noon, sir, kunwari, taga Valenzuela ako, tapos bumiyahe ako ng Bicol, yan, napakalayo. Tapos, hindi ko naman siya pwede pa-warranty ng ganun. Kailangan ko talagang ng baterya that moment. Kasi, syempre, kailangan kong bumiyahe. Kaya, mapapabili talaga ako ng bagong battery. So, that's point number one. With Motolite, kahit taga Valenzuela ka, pumunta ka pa ng Sulu, as long as you have your warranty card, papalitan yung battery mo doon. Ay, wow! Kasi, pala. Kahit saan pala yun? Kahit saan. Akala ko, sa branch lang. Kung saka bumili sa branch, doon lang yung warranty noon. No. Your warranty is nationwide. In fact, that's just the first portion of what I'm going to tell you, di ba? So, warranty coverage is nationwide. Number two, only Motolite offers a free roadside assistance. Did you know that? I believe sa Toyota Rush, sa mga nakilala ko yan, sila Jamie, bibigyan ko ng high percentage of 40 to 50% na naka-rush babae. Actually, marami. Marami ngayon. Kaya ka ba nandito, Jojo? Kasi marami. Yes. Nadulas tuloy ako. Hindi, kasi I'm trying to understand, oh nga, love month, and they're talking about a relationship. But anyway, so sabi ko, alright, sige, so babae. Jamie, did I pronounce correct? Jamie, diba? Or yes, Jamie. Jamie, diba? Jamie. Meron ako mag-troubleshoot ng kotse, yes or no? No. Exactly. So your car is more than 2 years old, tama? Yes. Hindi. Almost, sir. Okay. Almost. Okay. Let's say nasira ka ng battery. Anong gagawin mo? Tatawag ako ng unang mga katulong sa akin, sir. Magaganon siya sa gilid at sakyan? Tawagin ko yung boyfriend ko, ganun. Papakita ng legs. Okay. Mind if I share my other slide here, okay? Yes, po, go, sir. Alright, sige. I'm just going to share with you our website. I don't know if you can see it. I don't know if it's sharing my screen, but I'm not seeing anything. Wala. Ang sabi ni ano ni StreamYard is sharing. Sorry, bago ako dito sa StreamYard eh. Opo. Ang alam ko sir, ano kasi kapag mag-share screen, I think it has to come from my sa controls po ng... Ay, hindi. Ito sir. I-open ko po ito. Nahanap ko na. Yeah. This one. Okay.
Yun. All right. So, sabi mo, Jamie, hindi mo alam kung saan ka tatawag. Motolite is the only one who offers free roadside assistance. No? And it's free. Free yan sa mga Motolite battery users. It's called Motolite Rescue. Motolite Rescue is a free roadside assistance app that you can download. Okay, sa Google Play, sa App Store, and even sa app gallery ng Huawei. Now, what is this? What is this anyway? Pagka nasiraan ka ng battery, all you have to do is a tap of a button, you can get rescued already for free. Wow, ang ganda. So, i-deliver yung battery mo sa'yo, or not just battery. Jamie, another problem that we have with current drivers, I'm not generalizing. Marami akong kilalang babaeng magaling mekaniko, magaling sasakyan. Pero again, most of the people, I think that their demographics na buwede ng rush is that this is their first car or this is their first utility vehicle na they want it to be parang para mo pang matagalan nila. Kasi it's utility. Tama. Eh. Tama? Yes, right. Okay. So, as a girl, parang I want to use this heavily eh. Diba? Eh, paano kung na-flatan ka ng gulong? Motolite also gives you services for battery troubles, tire troubles, nag-overheat yung sasakyan mo, or even nawalan ka ng gasolina. Wow, ang ganda ha? Hindi lang pang battery, no? Oo nga. Yes. Panlahatan yan. Right now, Motolite Rescue has, dahil to expansion namin it's in Metro Manila, some provinces in Cavite, Laguna. It's also live in Pampanga and in Baguio. Nahintulang expansion natin ng rescue, it's because of the ECQ that was announced last year. But hopefully, as we project, sana by the later part of the year, we could already ease up yung travels and makapag-expand na tayo nationwide. Okay? Kasi before, sanay tayo sa Express Hatid, eh, itatawag ninyo tapos i-deliver sa inyo yung battery. Yes, but yes, right ganun now, palagi. But right now, we have Motolite Rescue. So I suggest to all TRCP members, download your Motolite Rescue app immediately. Because as a partner of Motolite, I don't know kung na-announce na sa inyo, but all TRCP official members, yung may mga badge, mga OM ninyo, automatically gets 10% off. Wow, diba? Ang laki nun. Diba? Okay. So, you already get 10% off nationwide. Hindi sa Metro Manila, hindi lang sa Bicol, pare. Nationwide yan. Now, kung ang reach ng rescue is hindi maabot, let's say for example, limited lang tayo sa Metro Manila, Baguio, Pampanga, and southern parts of the South Luzon, all you have to do naman is go to Facebook. This is our official page. It's called Motolite Express Hatid. Okay, what you do here is just message them, send the picture of your vehicle, their plate number, and your badge number. Para makuha ni, para ma-avail ninyo yung discount and masabi ninyo kung nasaan kayo. And it will be delivered right at your doorstep. Wow, napaka-convenient. Grabe, ang saya naman ng benefits na yan. Thank you so much, Motolite. So, well, that is Motolite for you for now. I think, ano ba ba pwede ko i-share sa inyo? Just visit the website. It's our website is motolite.com, www.motolite.com. So you can do any fact checks here. Kung anong gusto yung malaman tungkol sa Motolite, download your rescue app. Sa Facebook naman, it's called Motolite Express Hatid. Okay, guys, we don't have any other page that is official. It's only Motolite Express Hatid. And I think we could share with Marwin lahat ng mga official pages namin in social media, including YouTube, Instagram, and Twitter as well. Kasi marami nag-impersonate to be Motolite eh. Pero pag tinawagan niyo, iba naman ang ibibenta ng battery sa inyo. And you could not even avail your ano
your what do you call this support with that. So yeah, I think that's all that I could tell you for now with regards to this. And if you have any questions, we're just here. And again, let me remind everyone, magpa OM na kayo sa mga audience, magpa official member na kayo. Kasi lang may privilege ng discount, you have to be an OM. That's our agreement with your administration. So, yeah. Do you have any other questions? Wala po silang questions. Sir, ako personally, Motolike lang kasi yung alam kong brand ng battery because yun ako, sir, may question ako. Ito, meron lang po tayong mga sharing from some. Ito, si Sir Dante, sabi niya, subok ko na si Motolite. Tama po kayo, Boss Jerome. Tangkilitin natin ang produktong Pinoy. Uy, thank you, Dante. Thank you for that nice ito comment. Ito naman po si Sir Bobby. Sabi niya, go, go, Motolite. Pang matagalan. Diba? Thank you, Bobby. Thank you. Alright, so... that's it. The top of mind that we have for Motolite is technically peace of mind, no? Especially sa mga baguhang nagmamaneho. Imagine nyo, kung nasa traffic kayo ng EDSA, I believe, kilala nyo, I don't know kung kilala nyo, pero I'm sure one of your admins knows this person. Hindi ko naman mention kung anong name niya. Padalas siyang bumiyay sa EDSA, nata-traffic siya, palagi siya nauubusan ng gasolina. In the middle of EDSA, may dumarating na motor sa kanya, may bit-bit na gasolina. So imagine nyo how convenient that is. Wow! Yes, wow. So, it's free. The services are free as long as you use Motolite. Now, going back to other brands, kung tatangkilik pa kayo ng ibang other brands, can those other brands do that? And in fact, right now, ang topic natin, we're not even talking about the quality of the battery. Because I already mentioned the strengths of Motolite itself. Hindi ko na kailangan pag-usapan yung quality ng battery because, okay, why is it that Motolite is the biggest exporter of batteries in Southeast Asia? At hindi yung important brands na pinararating dito. Kagaya nung minention nga ni Sir Juju na gamit niyang battery kasi dating niyang sponsor. Diba? So limited lang yung coverage niya. Number two. Yes, yes, very limited. Number two is that you support that they can give you not just as a car club member, but the support that we give you as a motorist in the Philippine roads. We want you to be safe everywhere. And Motolite Rescue is continuously evolving. Ano malay nyo next year, pati towing kasama na. Oh, di ba? So what's important right now is that ang lahat ng maggamit ng sasakyan should feel safe on the road. In fact, marami kami comments, especially sa mga babae na nagpa-rescue because feeling nila gumagamit lang sila ng Grab. Kasi yung nagpa-rescue sila, even ng madaling araw, pakikita mo yung pangalan ng rider natin, mukha ng rider natin, plate number ng motor niya. Para siyang Grab talaga na makikita nyo kung nasaan na yung motor pagpapunta na sa inyo. So that's Motolite Rescue. Napaka-convenient talaga. Yes, apart from other supports we might be giving you. So, yes, I think that's it. Sir Jerome, may question ako. Yeah, go ahead. Sir Jerome, kasi actually dati kotse, ang gamit ko lagi, Motolite Gold. Ang tanong, kasi ang Excel kasi, ayun yung good for 24 months? Well, yes. Kasi ba may number yun? Motolite Gold 21 months, tama? Yes. Then yung 24, yung Excel, ayun yung 24 months. Yes. Meron bang size na para sa katulad namin na Excel na kulay green? Meron. Meron. Okay. Kasi yes, meron. Yung mga Motolite kasi na bibilang ko dati, mga stores, ang laging ino-offer sa amin yung gold. Mm-mm. Kasi ayun lang may ka-size. Pero yung ang tanong ko, yung Excel, kung meron din bang ganun? Are you familiar with your battery size ba for the rush? Actually, nakalimutan ko na eh. Kung din yan, it will be kung din size siya. Kasi din sizes are technically European sizes. That will be launched this year na. So magkakaroon kayo ng Excel for that okay. size. Pero yung mga kung 1SM, 2SM, or 3SM lang. Pero sa Excel yan. Ah, okay. So, nice to know naman.
Yeah, so going back again, remember guys, Motolite has been here for, we've been producing for more than 100 years, although I don't look like 100 years. My mindset is already 100 years. We are the biggest exporters of batteries here in the Philippines, and I think we are the only one that can provide you support wherever you are, whatever time it is, with your safety on top of mind, at saka worry-free driving. So that's Motolite for you. Ayun pala, si Sir Romel Manila, kinoment niya NS40 yan. Yes, meron tayo NS40 available NS40. Na available yan. NS40 reverse? NS40 yung nakasulat sa, kung NS40 reverse, meron din yan. Yan. And those are more common sizes. Very, very common size, okay. Yeah. Ayan, thank you so much. I'm sure marami pong natutunan natin mga ka-TRCP with the information that you shared with us this evening. Thank you so much. Yes, thank you for having us. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you and we have from our comment section, marami pong na-enlightened with what you have shared and they're so excited to be part of your CP and to be partners with Motolite. Ayan. Thank you TRCP for having us as well. And I'm sure we will be here for the long haul. Kasi I think ang pwede namin impart sa inyo as this is our first engagement is that believe me on this, ang kotse ninyo mauubos, ang kotse ninyo magbabago at maluluma, pero kung kayo nagbuo ng grupong ito, hanggang sa mamatay kayo, kayo-kayo pa rin ang magkakaibigan. That's right. Thank you. Ganda. Such inspiring words. Thank you, Sir Jerome. Thank you. Thank you, everyone. Have a good evening. Thank you. Thank you. Super wait lang po ah, huwag na kayong umalis. Quick lang. Ayan, Sir Juju, paano ba yan? We have reached the end of our show. Ang saya ng episode natin today, maliban sa... Ang dami kong natutunan! Correct. Kinig na tayo, may natutunan pa tayo. Napaka-full ng show natin. Maraming salamat po sa ating mga... First, of course, yung mga guests natin ngayon na couple, si Stephen Callen, at the same time, our partner, Motolite, through Sir Jerome Aquino. Ayan, Sir Juju, paano ba yan? We have to end this show para naman we also look forward to the next episode. Ayan, Once again, of course, ang ating Rush Hour show is every second and fourth Fridays of the month at 8 p.m. po, mga ka-TRCP. So we always go live. Abangan yan. Abangan nyo yan. Yeah, and of course, since we always go live, inuulit din po natin yung broadcasting nito through our YouTube channel and meron din po tayong Spotify. So don't forget to subscribe and follow. Yes. Isingit ko lang, mga ka-Rush, mga taga-Bicol dyan, kung may spare time kayo tomorrow morning, 8 a.m. sa Legazpi Albay, may post ako dyan, comment kayo kung gusto nyong sumama. Mag-message lang kayo, tapos para maisama ko kayo sa group chat ngayon. Actually, nagawa ko ng group chat eh. Then, kung gusto nyo pa sumali, mag-comment lang kayo dun sa post ko. Merong copy-paste dun eh, para maisama ko kayo, para bukas kita-kita tayo dun. Ayon, thank you so much. Kami rin po, meron kaming batch 5 ng TRCP Ladies. Bukas na po yan at 7 p.m. and I believe na-announce na po yan ni Ma'am Gracie. At syempre, salamat po sa ating admin. Ayan, nagbumati din po para kay Sir Jerome si Ma'am Jamie Mercado. Diba? Ang aking katukayo sa ating TRCP admin. Okay, thank you very much TRCP. See you again next week. Okay, bye. Bye. Bye guys.